Magandang araw po sa inyong lahat at narito po tayo sa pangalawang bahagi ng ating pong pag-aaral na patungkol po sa anxiety, no? Anxiety. Nawa po ay natuntun nyo na po at napagtanto nyo na bakit tayo dumadaan sa mga ganitong pangyayari. Normal po ito. Huwag lang sosobra. Ano po? Huwag masosobrahan. At huwag mananatili dahil ito ang mga problema na alista ho, no? At maabangon po tayo. Hindi baling tayo nang hihina, no? Ulitin ko lang po. Paghawakan natin 'to, hindi baling tayo nang hihina. Huwag lang tayong titigil. Ano po? Ang problema kasi ng mga tao po ngayon nang hina na. Ano po, tumigil pa. Ano po? At wala na pong ano, wala na pong naging pag-asa, wala na po silang naging alam niyo 'yun. Pangit na, negative na tingin nila sa mundo hanggang 'yun nga wakasan ng buhay, sirain ng pamilya. Tumakas, pero hindi nga makatakas. Nagre-resulta po paminsan sa paggamit ng mga pinagbabawal na gamot. Ano? Nasisira ang pamilya. Yun po, eh, damay-damay po kasi. No? How to overcome anxiety? How to overcome anxiety? Number one po is trust in God. Trust in God. Maaring tayo po mapil nating mahina tayo, pero okay lang. Bakit? Sabi po ng 2 Corinthians 12:9, paborito ko to. Sana maging paborito mo rin. Sabi po ay, sa iyong kahinaan, nagiging sakdal o perfect ang aking kalakasan. Sabi ng Panginoon kay Pablo. Kasi si Pablo po, as intro po no, sa ating lesson, ay meron po siyang bukol sa likod. Sabi nga, ay baka cancer yun. Yun. At bilang napunta sa iba't ibang lugar at misyonero, nangangaral, nagtuturo, at sila po ay nag-iipo ng mga tao, nagtatayo ng mga churches sa iba't ibang lugar, nagpapalakas ng mga Kristiyano, at nagtitiis kahit na ano mangyari sa kanilang paglalakbay. No? Grabe yung kanyang pagmimisyon. Ano? Hanga po tayo sa ganyan mga pastor. Hindi kilala po tayong ganyan eh. Pero, yun na nga, sabi niya, Lord, may hadlangin. Mayroon akong nararamdaman problema. Siguro si Apostle Pablo paminsan may lagnat, mayroon siyang pain, at mayroon siyang insecurity sa kanyang sarili na parang hindi niya nakaya. Kaya sabi niya, Lord, tanggalin mo po ito. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko na yung tatanggalin. My grace is sufficient for thee. Ang iyong kahinaan ay perfect sa aking kalakasan. Alam niyo, siguro hindi lalo magagawa ni Apostle Pablo yun kung lahat ay nasa kanya na. The more na marami tayong magagawa, the more na may pera tayo, the more tayong malakas, paminsan lalo tayong walang nagagawa. Nagiging curse and blessing. May ganyan po tayong mensahe. No? Bakit po nagiging curse and blessing? Eh, umaasa tayo sa sarili natin, hindi na sa Diyos. No? Tandaan natin ang 1 Peter 5:5. God resisted the proud but giveth grace to the humble. God resisted the proud but giveth grace to the humble. Amen. So, trust in God, no? Sabi ng Proverbs chapter 3, verse 21 to 24, my son, let them not depart from your eyes, keep sound wisdom and discretion, so they will be life to your soul and grace to your neck, then you will walk safely in your way and your foot will not stumble, when you lie down, you will not be afraid, yes, you will lie down and your sleep will be sweet. So, sa King James Bible po, mas maganda yan, ano? Ang sabi po roon ay keep wisdom and instruction. No? Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng wisdom sa Diyos. Hindi tayo madadapa. Hindi rin tayo magkaka-insomnia. Sabi diyon, your sleep will be sweet. No? Okay. So, trust God. Hebrews 4:16. Buksan ko po sa King James Bible. Ito pong verse dito po ay hindi po ko ang gumawa niya. Ano po? At kaya pa sintabi na po sa inyo. Hebrews chapter 4,
verse 16. Ano pong sabi? Let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Manalangin o para makakuha tayo ng biyaya sa panahon ng pangangailangan. Amen. Romans 8:31. Romans 8:31. Ano pong sabi po ng Romans chapter 8 verse number 31? Kung nandyan po kayo sa inyong mga Biblia, ano pong sabi? What shall we then say to these things? If God be for us, who shall be against us? Kung ang Diyos ay sa atin, sino pang lalaban sa atin? No? Anak ka ng Diyos. Amen? Panalo po ang anak ng Diyos, lalo po kay Satanas. Hindi na siya kayang sapian. Pwede na lang pong ang si Satan, impluensyahan pa rin ng tao, no? Pero hindi tayo kayang galawin ni Satanas. Romans chapter 8, verse 31. Psalms 27, verse number 5. For in the time of trouble, he shall hide me in his pavilion. In the circuit of his tabernacle shall he hide me. He shall set me upon a rock. Itago mo ko pang noon, itatag mo ko sa bato. Wow. Amen. Okay, Hebrews chapter 13, verse 5 and verse number 6. Hebrews 13, verse 5 and verse number 6. Okay po. Let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have, for he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Maging contento at di ka naman iiwan ng Diyos. Verse 6. So that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Ang Diyos ang aking katuwang. Ano ang magagawa ng tao sa akin? John 14:1. Let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. Huwag matakot ang iyong puso. Nananampalataya ka sa Diyos. Manampalataya ka sa akin si Jesus. Philippians 4:13. I can do all things through Christ which strengthens me. Magagawa kong lahat kay Kristo nagpapalakas sa akin. Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Yan po ang unang mga talata bago yung Philippians 4, 8. Babasahin na rin siguro natin, ano? Philippians chapter 4. Pwede niyo pong buksan sa inyong mga Biblia, chapter 6 and 7. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Huwag kang magwalang bahala, no? Lahat ng bagay, ipaalam mo sa Diyos. Ganun po ang shortcut muna, ano po? Number 7, and the peace of God, ang kapayapaan ng Diyos, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. Na ang kapayapaan ng Diyos na lampas pa sa lahat ng karunungan at kaunawaan ang magpapanatili sa inyong puso't isip kay Kristo Jesus. Magpapanatili sa puso't isip. Wow! Pray in faith. 1 Peter chapter 4, verse 19. Alam niyo po kung bakit pa rin verse tayo. Naku po, wala naman akong ibang masasabi dito, pero ang Diyos maraming masasabi sa atin. 1 Peter 4:19, wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing as unto a faithful Creator. Ano po? 4:19. I-commit natin ang ating kaluluwa sa Panginoon. Wala naman talaga tayong hawa. Wala tayong magagawa. Salamat. Ang biyaya niya ay sapat sa atin. Second Corinthians chapter 12, verse number 9. Basahin ko nga po yun para kita niyo po yung verse, no? 2 Corinthians chapter 12 verse number 8. Yan, maganda kasi kaya ako po gustong basahin. So verse 8, for this thing I besought the Lord thrice that it may depart from me. And He said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. Wow. Amen. Okay. Pray. Trust God. Meditate upon the Word of God. Romans chapter 15, verse 4. Katulad ng ginagawa natin ngayon, nag-meditate tayo sa salita ng Diyos.
Romans chapter 15, verse number 4. Kung nandyan po kayo, Romans chapter 15, verse number 4. Ano po ang sabi sa 15:4? For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. Sinulat yun noon, ngayon, at mangyayari para sa ating hope. Ano hope? Pag-asa. Kaya ang tao pong nagbabasa ng Biblia, merong tunay na pag-asa. Be realistic. No? Maging realistic tayo. Una, hindi tayo perfecto. Pangalawa, talaga may problema. Pangatlo, hindi lahat masosod natin, pero kayang solve ng Diyos. Pangapat, kailangan mo taong tutulong sa iyo. Panglima, kailangan natin lagi na magpahinga. Pang-anim, kailangan lang natin manalangin, magbasa ng salita ng Diyos, magtiwala sa Niya. At kaya paminsan nangyayari lahat ito dahil kailangan magtiwala na sa Panginoon, hindi sa ating sarili. So 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Wow! Amen! Ecclesiastes chapter 8, verse 16 to 17. Ang ganda rin po nito, no? May mga bagay na hindi na natin kayang baguhin pa. No, hindi na natin kayang balikan pa. Pero ano magagawa ko? Kaysa na magpapangitin ko buhay ko, pagandahin ko na lang para bawi, no? Bumawi tayo. Amen? Kailangan natin bumawi. May mga taong pangit na pinasama pa, hindi pa naabawi, walang kwenta ang buhay. Ecclesiastes chapter 8, verse 16. When I applied mine heart to know wisdom and to see the business that is done upon the earth, for also there is that neither day nor night sit sleep with his eyes, then I beheld all the work of God, that a man cannot find out the work that is done under the sun, because though a man labor to seek it out, yet he shall not find it. Yea, further, though a wise man think to know it, ye shall not be able to find it. Mga minamahal, sa salita ng Diyos, ang linaw po rito, may mga bagay na hindi mo taga malalaman, may mga bagay na ay pagtrabahuhan mo, mawawala, masisira. Okay lang yun. Ang mahalaga na please mo ang Panginoon. 1 Corinthians 10:31. Ang mahalaga, sabi ng Ecclesiastes chapter 12, lalo sa bandang dulo, pag uwi mo sa Panginoon, iniharap mo, ay merong kang naihirap sa Diyos. Okay? Philippians chapter 4, verse number 8. Set our minds not to worry or to overcome worry. Ang maganda sa verse po na ito, it's not only about to forget, but to overcome. No? What overcomes anxiety? Philippians 4, 8. Finally, brethren, whatsoever things are true. Ano ba tagang totoo? May nagsasabi kasi na hindi totoo sa ating buhay. Pero ikaw, alam mo, totoo. Ba't ako mamumuhay sa sinungalingan na yan na gusto niyong sabihin, samantalang alam kong totoo nangyari sa buhay ko at sa harapan ng Diyos? Di ba, in light, pwede ko magbalat kayo. Pero sa liwanag ng alam kong ang Diyos, alam niya lahat ng nangyayari sa buhay ng tao. Kung mayroong mga pangit at mga sabihin ng tao sa akin, kung hindi yun totoo, wala na akong pakialam doon. Ang mahalaga yung sasabihin ng Panginoon, dahil isang araw na mahayag din lahat yan. The truth shall set us free. And number two, kung mayroon man tayong mga pangit at pangit na sinasabi sa atin, ang mahalaga, alam mong hindi yun totoo. Ang pangalawa, patunayan. Ang pangatlo, hindi ako maipag-contest. Why? Kasi po, malimotibo yun, no? Malimotibo. Ang mahalaga po is, when you set your minds to what is true, it will give you freedom. No? Kalayaan. No? Pag namuhay ka dun sa hindi totoo, yung pinapakita natin sa Facebook, sa harap ng mga tao, hindi tayo sincere, isa yun sa magbibigay ng anxiety sa atin pag hindi na natin kayang hawakan. Hindi natin kayang panghawakan yung ating pinakita at sinabi. No, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, matuwid, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, magandang balita, kayo yung Marites, hindi maganda yan. If there be any virtue and if there be any praise, think on these things. Nauso po yung salitang yun. No? Dati wala naman, ano? Okay. So anyway, wala naman po ang ibig sabihin doon, no?
Pero ingat po tayo, baka mamaya naman eh, magre-reflect po yan sa atin eh, no? Babalik yan sa atin. Po. So, set our minds to overcome worry. Sabi ng isang batang babae, "Today, I push my thoughts around. Ngayon, ay itinutulak ko yung mga naisip ko, no? Bukas, ang iniisip ko na ang nagtutulak sa akin." May katotohanan po. 2 Corinthians 10:5, ano pong sabi rito? "Casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ." Sabihin natin sa mga Lord, katulad sa verse na to, every thought, ibinibigay ko sa iyo to the obedience of Christ. And the word there is captivity. Ang ganda po, no? Captivity to the obedience of Christ. Pwede pala natin ipasakop sa Diyos ang ating anxiety. Wow! Pwede pala yun. Pwede pala ipasakop natin sa Espiritu ng Diyos na nasa atin. Pag siya po kasi ang nanguna sa tao, talagang wala ho eh. Ang lalabas niyan, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Kaya mahalaga po ang pagtanggap kay Jesus bilang tagapagligtas. Pag pinag-aaralan niyo po ang John chapter 3, hindi sabi roon ay hindi lamang po sa physical na apanganakan inaasahan ng tao, kundi sa spiritual na apanganakan. Maborn again. Bakit po? Kasi patay tayo spiritual eh. Pero ang tumanggap kay Kristo, Efeso 1:13, ay sinelyuhan ng banal na Espiritu. Kaya mahalaga ang relasyon natin sa Diyos. Kaya ang pong iiwan ko po sa inyo, mahalaga ang relasyon mo sa Diyos. So nawa po, nakita po natin ang what is anxiety, what causes anxiety, the danger of anxiety, overcoming anxiety. Mga kapatid, kamusta ang relasyon mo sa Diyos? Masasabi mo bang ako ngayon ay anak na ng Diyos? John 1:12, sa sino mang sumampalataya, binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Kung hindi pa po kayo sure, dapat po sabihin nyo ngayon yan sa Panginoon. Sabi po ng Romans chapter 10, verse 9 hanggang 13, sabihin mo sa Panginoon, tanggapin mo rin ang regalo niya, humingi ka rin ng tawad. Yan pong mga bagay na nakakaalinsambahay ng ating pananampalataya kay Kristo ay napakahalaga po, ano, para magsimula ng bago ang Diyos sa ating buhay. Kung hindi niyo po yan nagagawa, sumabay po kayo sa akin panalangin. Panginoong Diyos, salamat po. Kayo pala ang aking solusyon. Kayo pala ang solusyon. Gusto kong malaman mo na buong puso kitang tinatanggap. Kayo po nawa ang magselyo sa aking buhay sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Patawad po sa aking mga pagkakasala. At ngayon, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap po ang regalo mo ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa John 3:16. Salamat po sa Efeso 1:13. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya Panginoong Diyos, buong puso akong tumatanggap sa iyo ngayon. Kita mo puso ko. Gusto kong kayo talagang manguna sa aking buhay. Kaya thank you Lord sa iyo aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po. Ako na lang po manalangin Lord. Salamat po. Kayo ang patuloy po na mangusap sa lahat na nakikinig Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po hanggang sa susunod na pagkakataon. Pag-pray niyo po. At sana wag po kayong magsawa. Ang iwan ko pong salita, kailangan mo ang Panginoon. Kailangan ko ang Panginoon. Maraming salamat po. Ito po muli si Pastor Paul Jason Borham. Papuri po lahat ay sa ating makapangyarihang Diyos. Papuri lahat ay sa ating makapangyarihang Diyos.